Tingnan ko, baka ayaw maniwala ng mga tao eh. Laging sinasabi, edited daw yung ginagawa ko. Elapsed time. Basta magkita pala tong dalawang to. Duguan. Makakawala po. Tawagin ko na si Sir Les. Sandali lang ha. Hit like and subscribe sa aming YouTube channel. At huwag na huwag kakalimutan sa social media account sa Facebook at sa Instagram. Woofcam. Inaaway ba niyo to? Ito po mga to, nakatira po sa akin. At yung isang poodle, nag-aaway naman po sila. Idudulog ko rin po sa inyo yun. Ilan yung aso dito? Tatlo po. So yung isang yun, may ibang kaaway dito pa sa loob. Opo. Mami, patingin si Cadel. Pakita mo lang. Yung isa po na yun ay kulay brown na poodle. Lahat po inaaway niya. Problem kasi, pag sila dadalaw dito, tapos ito nakasama yung aso mo na nang-aaway, eventually mang-aaway din siya. Ito ang breed na namin. Ayan po, ayan. Ayan. So pag yan nilabas, mang-aaway. Sino ang aaway? Aaway na rin. Ito. Pakita mo, Mare. Lakas mo yun si Bimo para makita niyo. Uy! Ayan na po. Sino ang aawayin niya? Pati tao? Ito, yung sasakong na black. Okay, sandali lang. May kukunin lang ako. Bigay mo sa akin, patalikod. Sinong inaaway niya? Ito? Hindi po, yung black. Nasaan yung black? Nakas po siya. Yan. Nakakalabas ba sila? Hindi. Yan po hindi lumalabas. Yan okay, sige. Baba mo. Pero mortal enemy po. Sige, baba mo. Mortal enemy ka? Away na ngayon. Away na! Sige na! Sige na! Ba't ayaw mo na? Sige na! Hinahayaan ko na nga kayo mag-away ngayon eh. Ayun, sabi ko kanina, 5 minutes, di ba? 5 minutes? Pagkabuhat ko, ayaw na. Ikaw buhat nito. Tingnan ko, baka ayaw maniwala ng mga tao eh. Laging sinasabi, edited daw yung ginagawa ko. Ayan, nakita nyo na ha, uulitin ko. Okay, para walang sinasabing edited. Patalikod. Elapsed time. Okay? Alam nyo yung problem nyo? Ganto, hawak ko ulit to. Kino-comfort nyo ng ganto. Parang lalaking inaawat nyo. So lalo silang mag-aaway. So ngayon, tingnan mo. Kita mo, avoidan sila. Ina-avoid nila yung isa't isa. It's because, okay? Alam nila, tingnan mo yung hawak ko saan ang gagaling? Dito sa dibdib. Ang hawak nyo, ganito. Pinipigilan. Ako, hindi ko sila pinipigilan. Ito sa dibdib. Diba? So, kung mag-away sila, makaranig ako dito ng growling, pwede kong tapos na agad yung problema ko. Basta magkita pala tong dalawang to. Duguan. Opo. Opo. Natanggalan po ng ngipin yung isa. Woofcam. Ito yung dalawang nag-aaway. Nilalakad nila to pero nakita nyo gaano kagulo. Yung isa nakita nyo nagsishutdown. Hindi naman talaga matapang to eh. Akala lang nila matapang to. Ako na magsasabi sa inyo. Matapang lang siya kapag kasama yung pamilya niya. Oo. Oh, tingnan mo to. Pag kami lumayo, nakita mo nagsashutdown? Ano yung delikado pag dito? Pag nakalabas yung siko na yan dyan, wala na yung aso. So nakapagpalit na ako ng gabay. Ano nga ba ang gabay? Ang gabay ay isang uri ng sleep leash na aking ginagamit sa pag-train ng aso. Ginagamit ko ito para turuan ang mga aso natin na maglakad ng maayos at ginagamit ko rin itong training tool para mabawasan ang behavior issues nila. Ang gabay ay may tatak LZ. Pwede kayong umorder ng gabay sa aking website www.lestressapanta.com/shop. No. Ayan, naglakad na.
Lalo na kung puro gabay gamit ko. Hey! Hey! Pag nag-away yung dalawang aso, hindi sila pinaghihiwalay. Nakita nyo, nagiging clingy. Kumahanap ng kakampe, no? Kasi nagiging tensionado na to. Tapos ang problema nila yung body bumps. Ang problema, kapag nagtamaan sila, konting tama lang sa kanila, feeling nila dapat na sila mag-away. So, wala silang respeto sa mga spaces. After doon, kung nag-away sila, pinaghiwalay mo, ang huling nangyari, nag-away sila. Ngayon, ang huling nangyari, nag-try sila mag-away, magkatabi pa rin sila. So, tuloy lang kami sa exercise. No, come here. No. O, nakita mo ngayon to, nagiging clingy dito. Itong kadalasan, kapag ganito ginagawa sa kanila, binubuhat. Sa akin? Hindi. Sa why? Aha, so balik ulit. Lakad. Pagtatabihin ko ulit sila. Hey! Tayo lang, bebe. Ayusin ko lang. Gusto kong makita nyo paanong gagawin kung mag-away sila. Hindi sila pinaglalayo. The moment pinaglayo sila, yung huling ginawa nila is mag-away. Kanina ang huling ginawa nila doon, umupo siya na magkatabi. Woofcam. Ang problema sa kanila, body bumps. Yan. Pag nagtamaan yung katawan nila, away na. Diba? So kailangan, mas magkadikit sila. Huwag nyong gagawin to kung hindi nyo alam yung ginagawa nyo. Short exercise pa lang to. Hindi pa kami nakakapag 45 minute walk. Pero nakita nyo, kaya na nilang magtabi. You don't give time to your dog to chill down na magkasama sila. Kaya walang resolution. Gusto ko, maging confident ako na iwan sila na hindi sila mag-aaway. Saan nagsisimula yung away? Doon sa talon. Hindi yung talon na movement, but yung frame of mind na maligalig sila. Ito lagi yung sinasabi ng mga dog owners. Pag tumatalon kasi, tingin mo kasi maliit silang aso. So, feeling mo, bata na nagpapakarga. Pero totoo lang, kalokohan yung asong nagpapakarga kasi hindi totoo yun. But because it is your kasiyahan mo, payag naman ako, walang problema. Ang consideration mo lang, paupuin mo muna, kalmado, buhatin mo ng buhatin, walang problema. Pero hindi yung sila yung nag-decide tumalon. Diba kanina, tumatalon siya. Tumatalon. Kung tumatalon siya sa akin, ako gusto kong, kunwari gusto kong kargahin, sasabihin ko, sit down. Pag upo, doon ko siya bubuhatin. Hindi yung nagsimula na nakatalon siya. Kasi malaking difference yun. Yung nakatalon siya, siya yung nag-decide na magpabuhat. Yung aso. Ang sinasabi niya sa, hoy, ikaw, buhatin mo nga ako. Diba? Inutusan ka. Hindi ka gaya nung gustong magpabuhat, sige, bubuhatin kita. Pero sumunod ka muna, sit. Malaking difference yun sa mundo ng aso. So, lahat ng gusto mo, baby sila, gawin mo, spoil mo. Pero lagi, antayin mo yung proper timing. Like kayo and follow sa Facebook and Instagram, The Pinoy Dog Whisperer, and subscribe sa YouTube channel, Lestres Zapanta.